Ito na naman mga guys, panibagong Honda na naman, TMX155. Nakaka-challenge talagang magawa ng Honda kasi po ang Honda ay napakatibay, lalo na ang 155. Kung masira naman ito ay taon bago siya, bibilang ng taon ito. Pero ito mga kapalapan, maligalig na yung magpapagawa kasi nga naipagawa na, maingay pa rin. Yung mga papalitan ko napalitan na rin, tapos hindi sila nagpalit ng piston ring, matagal lang napalitan at ngayon nga lang nagka budget kaya ito ay papalitan na natin ng timing gear, tapos yan, cam follower at block, kasi kung ipare-rebore mas maganda na po yung mga replacement. Tapos tetridan ko na rin yung ilalim ng putres. Gagawin kong 3.8. Lahat po yon. Tapos bago na rin yung ating connecting rod. Kasi nga naubusan ng langis, walang langis. Kasi kung ito ay hindi natin papalitan ng block or pare-rebore, yan po yung may-ari. Medyo masaya pa kasi nga hindi pa nalaman yung gastos. Pero pag nalaman yung gastos, malulungkot. Dahil ito, yan guys, panoodin nyo yan. At magpe-face reveal po tayo kasi yung iba, hindi po naniniwala na ako yung gumagawa sa TMX155. Kaya yung mga gusto pong dumayo dito sa Candelaria, Quezon, Candelaria, Quezon po yung aking location. Makikita nyo po ay McDonald's Highway. Isa-isa pong McDonald's Highway po yan. Sa McDonald's Highway po, likod po nun ay Palapaan Motorcycle Parts. Yun lang po yung aming shop doon. Likod po nung McDonald's Highway, marami naman po nakapagpagawa sa akin, lalo po ang mga taga Laguna, taga Batangas, shoutout po sa inyo ng marami. At yan, nagpakita po ako dahil nga meron po kasing nagko-comment sa akin, Boss John, ikaw, hindi po pala nag-boss, hindi pala nagtawag sa akin ng boss, kundi sinabi niya sa akin na, binobus record mo lang naman yan, pero hindi ikaw ang gumagawa. Yan po, kaya ang ginawa ko, dahil meron naman tayong mga overhaul nito. Yan, meron naman tayong overhaul nitong TMX155. Ang ginawa ko, hindi ko na to kinat yung video para makita nyo kung gaano kahirap yung magawa, tapos kung ilang minutes talagang ginagawa yung makina. Ganun po. Sinubukan ko na lang po na parang walang nakatutok sa akin camera habang ginagawa ko para mas maganda. Kasi po medyo nakakailang kung halimbawa may camera po tapos ay hindi ka mapakali. Yan. Kailangan yung kicker, lagi po yung flywheeling. Tatandaan nyo po yan, walang sabit dapat yung kicker nyo at yung mga washer, kompleto. Tapos dito, kailangan kompleto din at sa ulado nyo bawat mga washer. Yan. Yan yung segunda natin. Habang naglalagay tayo ng ating transmission gear at mga washer, yung mga special washer, magsha-shoutout po ako. Shoutout po sa iyo, Angelo Manalatastas, at shoutout sa iyo, June Granil. Shoutout din sa iyo, Maris Lovely Di Ocampo. At shoutout po kay Pamela Tanong ng Uno Motorcycle Parts, Tanagan, Kalatagan, Batangas, by Gilbert Rodriguez. Salamat po ng marami sir sa pagsubaybay ng aking mga video. At si Drong Kapun, shoutout po. Kay Bandoho, shoutout. Romy Atol, shoutout. At lalo na po kay Eugene Fernandez from Dagupan City. Shoutout sa iyo pre, sa lagi mong pagsubaybay ng aking video. Kapi tayo. Lagi po yan nagchat-chat sa akin at nagtatanong po kapag meron siyang i-overhaul. Maraming salamat sir dahil nakikinig po kayo sa aking mga payo. Salamat po Sir Eugene Fernandez. Sana po ay magamit nyo talaga to sa habang buhay na trabaho. Berdan Oscano, shout out. At One Click Rider, kilala kita. Dennis Abalahin, shout out sa iyo. Nagpalit ka pa ng pangalan mo ha, One Click Rider, pero kilala kita. Shout out sa iyo Ignacio Lennon, at shout out sa iyo Motoyet from Kamalig, Albay. At yan mga boss, maraming salamat po sa walang pagsawa pong pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat at God bless po. Kaya yung mga bago pa lang po dito sa aking YouTube,
Yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, makikita nyo naman po yung aking title na Palapaan Jan Ray P. May makikita po kayo dyang subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe. Tapos yung mga gusto pong mapanood yung susunod nating videos para po mag-notification sa inyong cellphone bawat upload ko, pindutin nyo lang po yung bell. Pag napindot nyo po yung bell, may makikita po kayo dong all. Pindutin nyo po yung all para mag-notification. Kasi yung iba, nagtataka bakit hindi po nag-notification yung aking upload. Kasi nga po, hindi nyo pinindot yung all doon po sa ating bell. Sa katabi po ng subscribe. Yan. Okay po. Road to 100,000 na po tayo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Sana po ay maabot natin ang 100,000 subscriber. At paalala po sa inyong lahat, lalo po dito sa center, kailangan malinis po ang ating gasket, tapos original parts po ang gagamitin nyo. Kung wala po tayong original na gasket, pwede po ang Takasago brand. Mas matibay po yan kasi po yun ay Noboro gasket. Yun po yung nakasulat doon. Matibay po yan. Mas sinauna po yung Noboro gasket. Kaya po, subok na po yung Noboro gasket. Sa paglalagay naman po nitong center na crankcase, ganito lang po yan. Sisilipin nyo po yung sa kicker. Hindi na po ito pinapalo itong parts na to. Medyo itatama nyo lang po yung sa kicker natin. Kagaya nito, itin nyo, hindi siya basta-basta papasok kung hindi nakatapat yung sa kicker. Kaya hindi ko na po ito ay pinapost forward para po makita nyo kung gaano kahirap or kadali. Ganyan lang po yun. Pag naitama nyo po yung dulo ng kicker doon sa crankcase, papasok na po yan ang kanya. Hindi nyo na kailangan pukpukod. Patinan nyo, iingatan nyo lang po yung gasket. O, diba? O, yun. O, pasok na. Hindi na po yan pinapalo ng rubber mallet or na kaya ay martilyo. Kung magra-rubber mallet po, dandahan lang po. Minsan naman, nagra-rubber mallet din ako dyan. Pero dandahan lang po. Pero yan, kalimitan po sa gitna. Papasok po ng kanya yan. Malambot lang po kasi ang crankcase ng mga Honda. Okay guys. Yan. Yan, di pa natin makita yung ating 8 na pangkalas. O, tinan nyo. Hinahanap ko. Hindi ko makita. Oop. Yan. Okay. Yan. Umamano-mano tayo. Ayun. Nakita ko na. Nadun lang pala sa dulo. Okay. Yan guys, pantay-pantay lang po yung hapit natin. Huwag po nating hapitan ng sunod-sunod. Kailangan pantay-pantay lamang. Yan, ganyan lang yung paghahapit. Alalay lang po para mas maganda yung lapat ng ating gasket. Yan, tapos titingnan nyo po yung ating engine sprocket. Kung tawagin po natin ay countershop. At okay na po yon. Tapos yung gasket po, saka po yung pinuputol kapag nahapitan nyo na ang mga tornilyo ng gitna. Yan, napakalinis po ng ating makina. Okay. Yan. Sunod natin tong bracket ng clutch cable. Yan, okay. And next, sunod natin ang chain lever spring at may washer siya sa dulo. Yeah. Medyo nawala na naman yung aking pasirit guys kasi kinuha na naman ng mag-tricycle at hindi na ibinalik. Kalimitan po kasi dito kapag ako ay nagawa ng langisan, minsan po ay dinadala. Hindi na po binabalik. Kaya po minsan yung aking rubber mallet din tinatago ko na minsan ay nawawala. Nakakailang rubber mallet na ako, nawawala po. Okay? Yan po yung ating oil pump. Che-checkin nyo po yan kung nabumba ang inyong langis. Talagyan nyo ng langis dun sa butas. Oh. Kapag bumula po yan, ibig sabihin nabumba.
Kaya hanggang dito na lang ako guys. Sana'y may natutunan kayo dito sa part 1. Abangan nyo po yung part 2 kung maganda na po yung andarang.